Isang malayong lugar, may nakatirang managasawang Sanchez. Where's Marife? Marife! Wait! Good morning. So, how was your school, honey? It's okay. And you? Well, me and your mom have something to tell. I've been fired from my job. I have no job anymore. So I expect you to start saving your allowance. So that for the future, in case of emergency, you have something to use. Agreed? Okay, Dad. How about you, Marvin? Okay. At dahil nawala ng trabaho ang magulang ni Alex, nakapagpasya siya na mag-ipon ng kanyang mga excess allowance sa BDO. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din po, ma'am. How may I help you? Gusto ko po sana mag-save ng mga excess allowance ko. So you mean po, ma'am, gusto niyo po mag-open ang savings account? If mag-ipon po ako ng pera, ma'am, magkano pong interest ang makukuha ko? Magdedepende po yan, ma'am, sa amount ng iyong savings. If magulo po ako ng 500 kada buwan, magkano po? Yung 500 pesos niyo po, ma'am, in the first month will still remain. On the second month, doon niyo na po makukuha yung 2% interest niyo. So, bale, yung 500 pesos niyo po on the last month
this will become 510 kasi may 2% interest po yan na equivalent for 10 pesos. If mag-deposit naman kayo ng 500 na second month, magiging 1,010 pesos na po yan. So, bale, yung savings account nyo po na makukuha na interest ay 2%. I asked her to stay, but she wouldn't listen. And she left before I had the chance to say, oh, the words it would mend, the things that were broken. Habang si Alex ay busy sa pag-aaral, si Marife naman ay busy sa paglalakwatsa at pumupunta pa sa bar. 1 2 3 4 sa'yo. Pati sarili mong ina, pinapatulan mo. May kasalanan ba kaming nagawa sa'yo? Tinatanong niyo ako kung bakit ako nagkaganito? Kayo ang may kasalanan ng lahat ng to. Sumusobra ka ng Marife, ha? Halika nga rito. Hello, buntis ka ba? Buntis ka ba? Ha? Ano ba, Marife? Sagutin mo nga ako? Nabuntis si Marife ni John, ngunit hindi ito pinanagutan. Pumunta ng ibang bansa si John kasama ng kanyang ibang babae. Walang nagawa si Marife kundi tanggapin ito. Makalipas ang ilang buwan, naging mabait na si Marife. Hindi na siya naglalakwatsa at kagaya ni Alex, nag-iipon na rin siya ng pera para sa kanyang anak. At gayon din, bumalik na rin ang trabaho ng kanyang tatay.